So, ito na po yung mama rinig ko, guys. Yan. Ayan na po yung skirt. Tapos, ito na po yung ano, yung kanina, yung fresh chestnut. Na-mince ko na po siya. Ito po yung mushroom kanina, dried mushroom na ibinabad ko. Tapos, i-mince ko po siya. Actually po, kahit nasa inyo na po yon kung ano po yung gusto nyo. Kasi po, yung amo ko po, gusto po niya ng more mushroom po. So, paborito niya po kasi yung mushroom. So, mas gusto po niya yung marami po. So, yan lang po. Tapos, corn flour, sugar, tapos, ito po, nilalagyan ko siya ng oyster sauce, light sauce, at saka sesame oil po. Ngayon po, guys, pagsamasamahin po natin. Pagsamasamahin natin yung mga sangkap po. Yan. Ako na po siya. Ito po. Sama-samahin ko po dito. Ngayon, ilagay ko na po yung ito yung ano, binibiling. Ilagay ko na po yung mushroom sa minced pork. Ayan. Tapos, at saka yung fresh chestnut. Ilalagay ko na rin po together. Saka, yan po. Nalagyan ko po ng mga, po masyadong, ano po, konti lang po kasi baka mapaalag. Ako hindi kasi mga amo ko po, hindi po sila masyado sa maalag. So, ganyan lang po. Mga one tablespoon po. Kasi, yan po. Tapos, ito pong oyster sauce. Mga 2 tablespoon po, siguro. Ito po ang kabila. Kasi galing yung red. Medyo. Ito po, lahat po ng mga naging amo ko dito sa Hong Kong and doon din po sa Singapore. Gustong-gusto po nila itong recipe ko na to. Steamed minced pork. Pero actually, ang minced pork po, marami po pwedeng kang gawin na kung paano i-steam po. Marami po. Like, pwede rin po yung salted fish, pwede rin po yung halimbawa tofu. Dahil po magagawa po, guys, dito. Sana po mapapanood po ito ng mga kababayan dito sa Hong Kong para or sa ibang bansa, kahit sa Singapore. Kasi sa Singapore, nagluluto rin po ng ganito eh. Luluto din po ako sa Singapore dati ng mga ganito eh. So, gustong-gusto naman po ng amo ko. So, ito, ilagay ko na rin po yung konting sugar. Yan. Yan. Tapos, ito na. Yan na po, guys. Imimix ko po siya ng mix very well po. Yan, papakita ko po sa inyo. Yan. Yan ang camera. Yan po, yan. Yan na siya. Yan, na-mix ko na po lahat. Mamaya ko po ilalagay yung aking yan po siya. Yan na po siya. Yan. I-mix ko po siya ng tapos, lalagyan ko rin po siya ng sesame oil po. Sesame oil. Yan. Ilagay ko rin po siya ng sesame oil para mabango po siya. Ito po. Siya ng sesame oil. Ayan. Mga 1 tablespoon na po. Tapos, kuha ko ng Lola Betchay sa kitchen. Wala nang ginawa kundi magluto. Kaya, naisipan ko naman kung luto lang luto, share ko naman po sa inyo para kahit papano. May matutunan kayong kahit konting lang dito sa Hong Kong.
dito sabi yung sa paglalagay dito sa ibang bansa, bakit naman hindi? Para yan po, mix ko po siya ng mix. Yan po. Una po, mix ko po yan. Tapos po, pag na-mix na po yan, ano lang po, para medyo, kailangan huwag niyo ng i-steam ka agad. Kailangan marinate po ng mga ilang kahit, kasi ako ngayon, kahit mga ilang oras po bago kayo magluto para masarap siya. Tapos, lagay din po natin yung corn flour po. Mga 1.5 tablespoon lang po. Yan. Para medyo malambot siya, hindi siya titigas. Yun po. Yan. Tapos, ano rin po, may technique po ito para hindi siya matigas pagka ni-steam nyo. Lagyan rin po siya ng konting tubig. Konting tubig lang po, mga 2 tablespoon. Ayan na po siya, guys. Ayan. Ito na po siya, guys. Mamaya, i-steam ko yan. Mamaya pa, kailangan may ano pa, may kahit mga ilang oras, mga 6 ganito. Bago ba kain. Tapos i-steam ko po ito. Mag-boil po muna kayo sa malaking lutuan niyo, sa kasya po. Depende po kung saan tayo mag-steam. Steam niyo po mga ano po, mga 25 minutes kasi deep po ito eh at saka ano saka mushroom, so medyo mahirap po magluto 'yon. So kailangan kumukulong ng tubig. Saka nyo lang po, pag kumulo na po yung tubig, saka nyo po ilagay itong, ito, i-steam nyo. Tapos, mga 25 minutes po, yun. Ito na po, ganun nyo. Kita ko sa inyo. Hirap, wala pa ako. Pero okay lang, ganyan lang talaga. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga ginagawa ko, ano yung ito ko. Para naman yan guys, makikita nyo hindi siya masyadong matigas kasi nang-steam ko na po yan. Makikita ko pa sa yan, steam na po yan ng 25 minutes po sa kumukulong tubig po. Tapos serve nyo po habang mainit para masarap po. Yan na po siya. Yan po. Yan na po siya. Ito na po siya. Yan. Pwede rin po kayo mag-add ng dried squid po. Kasi dito sa Hong Kong, marami kang nabibili na dried squid. Ganon. Tapos, ibabad mo yun ng matagal. Tapos, ang hirap po, i-mince po yun. Kaya kailangan. Tapos, ihalo mo rin yan. Masarap din po yan. Masarap din po. Ayan. Mamaya i-steam ko po yan. Paborito ng amo ko, siya lang po kakain yan. Wala na pong iba, siya lang po. Iba naman po yung dish namin, mga katulong po nila. At iba rin po yung mga lulutuin ko po sa mga alaga ko. So, ang dami pong dish na iniluluto ko. Sineshare ko lang po sa inyo yung mga madali ko lang i-share. At pali po ngayon, meron na pong soup yung mga bata. Yan, gumawa ako ng soup. Then, for tonight, sa mga bata, yan po, ano yan? Carrots, bone, tapos patatas, at saka kamatis, at saka big onion. Yan po yung aming soup. Soup ko sa mga kids po, yan. Yan po. Thank you, guys. Thank you for watching. Sana po may napulot po kayo sa aking isining na this po. And thank you for watching. And please don't forget to subscribe Yaya Betchay in Kusina. And please don't forget to press the bell button po so that for my next video po, I'm a non-notify nyo kaagad. Thank you and God bless us.